Yan ang Cortez. Tapos eh maraming mga maliliit na bangka, mga idol. Yan, humahabol sila ng mga kawan-kawan ng mga tulingan. Dami nila, oh. Ayun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Tapos meron pa doon, 7. Idol, malapit na po kami sa tabi. 34 milyas na lang po ang Bocas Grande. Ngayon mga idol, yung mga kasama ko, ready na sila. Ngayon ay pagupit na. Nagpagwapo. Yan, palapitan natin mga idol, dahil maingay. Yan, ditong banda ang barbero dito si Idol Canel. Tapos dito naman si Ipoy. Ayan, si Mang Jose kanya ginugupitan. Tapos marami pang nakapila mga idol. Si Karting, si B1, Bito, tapos si Idol Anje, nakakatapon lang. Ayan, okay na. Parang ready na para mag-monitor sa kanyang asawa at mga anak. Ayan, excited na po. Tapos si Bayaw, ando no, ligo na. Tapos na rin nagupitan mga idol. At si Bade, kakatapos din ang gupit. Ayan na sa taas. At siyempre ako mga idol, tapos ako ang una pong ginupitan. Ayan, nakapila na po sila. Yung mga binata, ready na, excited na sa makakita sa kanilang mga girlfriend. Tapos siyempre, kaming mga may mga pamilya na excited din kaming maka-monitor ng aming mga mahal sa buhay. Ayan. Siguro mga idol, mga bandang alas 2 sa launay media, kami po yan doon na sa Bocas Grande. Malapit akong ngayon, wala pang signal. Pero malapit na. Mga bandang alas 9. Dahil kanina, 34 milyas pa. Ayun, mayroong barko din na dumaan sa aming unahan. Ayan, shout out sa big ship. Sakaling mayroong Pinoy dyan. Lang tayo mga idol, pag ando na tayo sa Bocas Grande. At ang timonel naman namin ngayon, si Idol Alvin. Ayan. Siya po ang segunda kapitan ngayon, ngayong laut na ito. Ng umaga ay mga service boat ang kanilang inaasikaso. Pagkatapos ayun na, nagpag-apot sila kaming lahat. Yan, pila-pila lang. Tapos ang huling pipila siguro si Idol dun-dun. Yan, yung kamay niya pala mga idol, oh, nasugatan. Ay isang linggo din na hindi siya nakapangisda dahil naipit ang kanyang daliri. Service boat, malapit pong naputol. Ayan. At siyempre, ang aming kapitan naka-insert na. Naka-insert ang aming kapitan. Birada daw. Yan ang aming kapitan mga idol. Siya ang kapitan, siya din ang mayari. Ayan.
Sa update po namin mga idol, mayroon na daw na masamang panahon na buo. So yan, dalawang araw na po kami naglabikar. Simula nang kami pag-alis sa laot sa area naming pinupustingan. Hanggang ngayon, linaw pa. Yan, at sana din mga idol na hindi matumuloy yung masamang panahon na ina-update. Dahil marami po kaming mga kababayan na nandito din sa laot. Ang iba naman maaga pang bumaba dahil sabi ng update ng aming mga kaibigan na napakalakas daw sa masamang panahon na paparating. Kaya maaga po silang nakababa. At ang iba naman nandun pa sa tulihan, susunod sa amin. Sana hindi to tutuloy mga idol. Ganito lang dahil kung tuloy itong masamang panahon kahit kami po nasa tabi na medyo hirap din magano sa tabi. Sana mawala lang yun mga idol dahil marami pa kami mga kasama doon sa laot. Pero ano na sila, bumaba na sila ng kukunti dahil sa inapit. Iba naman namin ng mga kaibigang mga lightboat, yung mga bantay payaw, yung may-ari ng mga payaw, ayun na sa tabi, umaba na. Sila kasi ang unang nag-withdraw o nagbaba. Sila din ang nag-update sa amin. Yung sa bagay kami mga idol, panahon na po na kami umuwi dahil matagal-tagal na po kami, umabot po kami ng 20 days sa laot tulad ng nasabi ko sa unang mga video natin. Ngayon ito po ang pang 23 days namin dahil sa labigis yun. Simula na kami nagpalaot galing sa tabi. Kaya natagalan kami sa hirap ng papahirap ng pagsibarin ng mga kaisda mga idol. Lapit na po kami sa kantilan. Yan ang cortege. Tapos maraming mga maliliit na bangka mga idol. Yan, humahabol sila ng mga kawan-kawan ng mga tulingan. Dami nila oh. Ayun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Tapos meron pa doon na 7. Ayan, ganda nila tingnan mga idol oh. Ayan, naghahabulan. Kita yung mga kawan sa mga tulingan mga idol. Ayun oh, inipon. Dito sobra 30 po silang lahat mga tatlong po higit pa doon pa sa unahan. Tulingan mga idol, andito na sa malapit na punta din. Mabukas natin mga 10 milya na lang po. Ayun, banda. Kita na po ang isla na Kantilan. So, ang tinataguan namin palagi. Sindiral Island pala. Ayun, nandoon na sila sa unahan. Ngayon po mga idol, ang oras po natin alas 5:52 po ng hapon. Sa ngayon andito na po kami sa bayan ng Pagser. Ayan, malapit na po kaming makaarian ng angkor. Ayan, ang daming bangka na nakaposting mga idol sa port. Ayan, kita nyo. Dahil siguro mga idol, dahil sa monitor sa update na
balitang mayroon pong papasok na bagyo kaya sila hindi doon lumaot. Yan, nakadinahikan. Tapos yung malaking bangga Cinderella. Ito sa likuran naman Jinmar, yung tagabayuan, kapitbahay po ni kapitan ang mayari. Ang oras po natin mga idol, alas 3:08 po ng umaga. Ngayon mga idol, andito na po kami sa Tarima. Ito po ang unang bagsak ang aming mga isda. Ayan, hinihintay lang natin yung mga nakapag-diskarga ang service boat. Wala pa pong display dito sa Tarima mga idol. Pero may kasabay siguro tayo mga idol doon sa kabila. Ayan, pinaghandaan nila, nilagyan na ng trapal. Sana mga idol, ngayong diskarga natin may makapresyo tayo. Tapos ang kasama ko pala dito ay kami pa ni Bali. Si Bali naka Dio Vlog TV shirt. Kalbo. Wow! Yan, may unang hatin na mga idol, anim na strainer, yung galunggong na huling kuha namin, tapos mga ipiok. Ayan po mga idol, dito sa bandang ito po ang kasabay namin na sa pagdiskarga, yung kaibigan namin taga Antique, puro Ilopin, ito na ang kanilang diskar. Tapos nadagdagan na naman ang ating maliliit na diskarga na anim na strainer. Mayroon na po tayong na-discarga ng malasugi. Dalawang malasugi tapos dalawang tatlo pa. Dalawang tangigi. Oras pala natin mga idol, alas 3:41 po ng umaga. Ayan mga idol, kinuna na po ng panga yung huli ni Joshua ng malasugi. Titimbangin na po. Oras natin, alas 3:49 po ng madaling araw, umaga. Ayan, 75 kilos unang binta na malasugi kay Joshua. Ayan, andito na naman tatlong piraso. Isa pa lang ang nabinta natin mga idol, Blue Marlin. Thank you.
na din mga idol, alas 3 alas 4 city po ng umaga. Yan, ito na lang po natira natin. Nabinta na po ang sa 10 inarya natin, nabinta na po ang 3 malasugi o blue marlin, tapos 2 tangigi. Tapos may kasabay din tayo mga idol doon sa kabila. Yung Jinmar na kapitbahay din namin doon sa aming lugar, sabay naming nagdiskarga dahil sabay po kasi kaming nag-withdraw mga idol, umuwi. Yan, dito rin sila sa pasir nagdiskarga dahil kukunti lang po ang kanilang lala tulad sa amin. Kala po namin sa Cebu sila. Yan, may kasabay tayo ngayon dito sa Trema. Yung maliliit naman natin ng mga yellowfin mga 8 strainer pa lang po ang nabinta. Tapos yung mga galunggong, yung huling kuha namin. Siguro pag bumaba itong mga idol diretso kami ng sibon nito. Pag di hindi pag masyadong bumagsak dahil marami po kami nagdiskarga ngayon. Alam, update lang tayo mga idol mamaya kung anong decision ni Kapitan. A few moments later. Ngayon po mga idol, kami po ay kakabunot lang po ng aming angkla. Yan, kanina ay nag-discarga po tayo ng konti dito sa Placer. Kaso lang mga idol, walang binta, mahina ang bintahan. Yan, pupunta kaming Cebu. Yan, good morning pala sa inyong lahat, shout out. Oras pala natin, alas 6:03 ng umaga. Ang hinintay lang namin si Pio na nagbili ng nagpapalod at mayroon ng binili. Marami kasing mga bangka mga idol, may kasabay po kami kanina, kita nyo yung taga Antique, tapos yung kababayan namin na Jinmar, yan kanilang bangka sa gilid ng Cinderella. Ayun, sana makasolo din kami dahil kahapon pag update namin dito kami lang. Tapos ngayon dahil sa mayroong ina-update na masamang panahon ang daming bangka nakaposting at mahina pa rin at mahina ang bintahan. Medyo okay naman ang presyo mga idol, taas-taas naman. So dahil siguro po ay pista ngayon sa Surigao City. Kaya mahina ang bintahan. At hindi naman nakapaghintay si Kapitan. Kaya ayun, binunot ang angkla patungong Cebu. Yan mga idol, maraming salamat, magandang umaga ulit, update lang tayo mamaya. Ngayon mga idol, andito na tayo sa bandang Talavera. Ayan, umiikot na tayo patungo Surigao mga idol. Ayan, dyan po ang Talavera. Tapos yung sa kabila naman, yung Hinatuan Island Mining. Hinatuan Mining, ayun, maraming mayroong barko na nakatampay. Dito tayo sa kabila mga idol. Ayun, barko na nagkakarga ng mga buhangin, mga lupa. Yan ang Hinatuan Mining. Yan, papapasok na tayo sa yung tinatawag namin na yung sulugan, yung mga parang ipo-ipo yung tubig mga idol pag malaki ang dagat o high tide o low tide. Yan banda. Isa na ngayon pabor patungong Surigao. Update lang tayo mga idol kung andun tayo na sa yung tinatawag naming sulugan, yung dinadaanan namin. Ayan po mga idol, andito na po kami sa bandang sulugan. Ayan, nasa lubong po namin yung malaking barko. Dito po banda yung mga idol sa area ng ito, pag malakas ang agos ng tubig pataas man o pababa, sobrang delikado dahil mag-ipo-ipo po ang tubig dito. Ito ang critical na dinaanan namin pag malaking tubig. Buti na lang ngayon yung tinatawag namin na
ay medyo pundo pa po ang tubig. Kung mamaya lalakas na po ito, kaya maoras po na ito paano pa papataas pa, kaya mahina pa po ang agos. Yun, pati barko, mayroon ding kasunod sa sabay namin.